Oh, ayan, praise God. Salamat po sa ating lahat muli sa oras na binigay ninyo. Start na po tayo para po mapag-usapan natin yung 5 simple strategies to build your financial future. Malinaw po ba? Okay po ba yung sounds? Thumbs up lang po. Okay po. Loud and clear po. Okay, salamat po. So tayo po yung magpapasimula na po sa maikling panalangin na itinuro po ni Brother Bo Sanchez. Let put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing to others. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, so muli, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay ninyo. Pag-usapan po natin yung ating ginagawa dito sa International Marketing Group or IFG. Meron po tayong sinishare na advocacy. Ito po yung 30M by 30 financial literacy campaign. Ano po ito? Meaning, we want to reach 30 million Filipino families by the year 2030. Yan. So, ito yung sinishare natin. Imbis na tao ang kinakampanya natin, ngayong nalalapit na election, ang dami po na naglalabasan, ano? Na kinakampanya na vice president, president, di po ba? Dito ang sinishare natin yung advocacy o yung financial education. So as of now, God's, by God's grace, no, di ba? Meron na tayong 4.2 million Filipino families na na-sharean ng financial education o financial literacy campaign. At ito po yung mission natin. Ginagawa po natin is tinutulungan po natin yung mga Pilipino na ma-share o makapag-create po ng wealth para po sa Filipino families, no? And to make a difference for families. Nang sa gayon, hindi po tayo papayag na may pamilyang naghihirap o yung no family left behind. Uunahin natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya, then susunod po yung ating mga kaibigan. Okay? At ang vision po natin dito, we want to share the secrets of the wealthy. May sikreto po ang mga mayayaman. Bakit po ang mga mayayaman? Lalong yung mayayaman, no, nagiging wealthy people. Pero yung mga kasabay, mga kababayan natin, na nag-a-abroad, mga top caliber po sila, mga skilled worker sila, magagaling ang mga Pilipino. Pero nakakalungkot po, bakit hindi pa po sila makaahon sa kinalang kinalalagyan ngayon, no? Kasi nga po, meron tayong tinatawag na sikreto. At actually, hindi na sikreto ito. At ngayon po, talagang unti-unti na isi-share na natin yung secrets of the wealthy. At ako nga pala, si Brother Eugene Aichage, sa Dubai po, ako po ay OFW, for 10 years as an architect and 10 years din po ako as financial educator. Nung narinig ko po itong itinuturo ng IMG about financial education, sabi ko, napakaganda nito kasi nga, ang IMG tinuturo how to save and invest, lalo na ang mga OFW, alam naman natin, kapag malaki ang sahod, malaki ang gastusin. Kapag maliit ang sahod, di ba, napagkakasya naman, di po ba? So, kaya gusto natin, as an OFW, pag uwi sa Pilipinas, eh, pag nag-for good, talagang for good, talagang may ipon. Eh, ang nakakalungkot yung iba, karamihan, pag nag-for good, nagiging for bad. Bakit? Wala pong ipon. Ayan. Narinig ko ito about sa pag-i-invest, kaya gusto ko matuto mag-invest, tuloy-tuloy po ako sa pakikinig ng training. Nang na-discover po natin, dito pala sa IMG, pwede po pala tayong mag-negosyo. Diba? Gusto natin mga OFW, kahit na hindi nag-a-abroad, gusto mag-negosyo. Dito po sa IMG, napakagandang opportunity, hindi lang tayo matututo na mahawakan yung finances natin. Matututo rin po tayo paano po gawin ang tamang negosyo. Di po ba? So, why we keep on sharing this advocacy, financial education? Kasi nga po, ito yung hindi na ituro sa school. Kaya meron po tayong libro. Itong Secret of Saving and Building Your Future. May forward po si Brother Bo Sanchez dito sa librong ito. Kung kilala nyo po si Brother Bo Sanchez, isa po siya sa mga pioneer po natin dito sa International Marketing Group o IMG. Kaya itong mapag-uusapan natin, yung mga maririnig ninyo dito sa presentation na ito,
Eh lahat po ito base sa libro, base sa book. Yan. Kasi po isa sa mga sinasabi dito sa libro, marami mga mabubuting tao, mga magagaling professionals, doctors, engineers, teachers, eh nagfe-fail sa buhay. Why? Dahil nga po sa kakulangan po sa knowledge about saving. Hindi nila na-manage yung kanilang finances. Di po ba? And because of lack of financial education. Kaya ito po, sinishare natin itong book na ito para po maraming Pilipino ang makaalam na dapat malaman itong basic teachings about financial education. And one of the reason why we keep on sharing this, dahil nga sa challenging future pagdating sa finances. Di po ba? Sabi sa pag-aaral, 98% nagre-retire ang mga Pinoy na bangkarote. 2% naman ang nakakapag-prepare lang sa kanilang retirement. 45% dumidepende sa kanilang mga anak. 30% naman nagdidepende sa charities and government. And 23% are forced to work. Hindi sila makapag-retire-retire. Why? Because of these challenges pagdating sa finances. At di ba, hindi natin maikakila. May mga nababalitaan tayo. Kahit yung mga may asawa, nagsisimula pa lang magkaroon ng pamilya, nagkakaroon na ng away dahil sa finances. At dahil dito sa four major challenges, kaya natin i-share ang financial education. Dahil po dito sa number one, yung uncertain labor market, yung automation. Marami na po ang nangyayari ngayon na natatanggal sa trabaho ang isang empleyado dahil sa automation. Bakit? Kasi nga robotics na po. Ngayon po, narito tayo sa era na kung saan high-tech na po tayo ngayon. Diyan sa Dubai, UAE, yan sa pinanggalingan ko, magkakasama kami diyan ni Coach Elsa, ni Coach Cheryl. Meron diyang restaurant, yung McDonald's, o narito na rin sa Pilipinas. Pagpasok mo, meron ng malaking parang ATM o parang kiosk. Ikaw na yung pipindot, do it yourself na. Ikaw na yung mag-order. So isa yan sa mga palatandaan na automation, no? Because of the yung invented softwares, lalo na yung mga 10 empleyado 10 years ago na ginagawa nila, eh kaya na lang gawin ng isang empleyado, no? Because of the automation. Yan yung isa sa mga challenges. Pangalawang challenges, yung low savings and high debts, kaya merong malaking impact sa mga nagre-retire. Hindi makapag-retire-retire. Bakit? Kasi mababa ang ipon, mataas ang utang. Yan ang problema po sa ngayon. At yung pangatlo, ayan, pataas na pataas ang education, no, yung tuition fee. At nakakalungkot dahil sa bihira ang mga magulang na nagpaplano na maiprepare yung kanilang magandang edukasyon ng kanilang mga anak, bihira po. Magaling mostly ang mga parents sa pagpaplano ng binyag, pagpaplano ng 7th birthday ng kanilang mga anak, yung dibu na pagpaplanuhan. Di po ba? Pero pagdating sa education, bihira po. Hindi na pagpaplanuhan. Yan. Isa yan sa mga challenges. At yung pang-apat, eto, yung increased cost of living. Yung, hindi lang education o yung matrikulang tumataas, pati bilihin, tumataas po. Yan. Sa pinagtrabahoan namin, sa Dubai ako, kung saan naroon si Coach Sheng at si Coach Cheryl, noon walang tax. Ngayon may tax na. Diba? Kaya, eto, many have difficulty in saving money sa kanilang future needs. Kaya ang resulta, pag magpapadala sila ng remittance, tutulong sa pamilya, walang may pampadala, pero ang resulta, uutang na lang sila para lang may pampadala. Kaya tayo mga Pilipino, likas sa atin na matulungin. Yung isusubo na natin, ibibigay pa natin sa ating mga mahal sa buhay. Pero nakakalungkot, no? Uutang tayo para lang ipantulong. Hindi natin napaghahandaan, no? Itong mga pangailangan na, ng ating mga mahal sa buhay. At sabi nga, kahit na mga ito, nakikita natin, nangyayari. Still, we are in the pandemic stage. But there is hope here in IMG, here in International Marketing Group. We can control our future. Tandaan po natin yan. Nangyayari man, ang hirap o ang mga nawawalan ng trabaho, ang karamihan, may pag-asa pa po. Dahil ang future natin ay nasa ating mga kamay. Hindi natin dapat i-depende ang ating future sa employers, sa government o sa ayuda, okay? So dapat po makontrol natin yung ating future. At kung alam lang natin yung magandang plano ng Panginoon sa atin, eh mamaya po maririnig niyo, although narinig niyo na po ito. Pag tayo po nagsubikap,
hindi natakot, magkaroon tayo ng pag-asa, yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay, mangyayari po yan. Kahit nakaliwa at kanan na mga walang trabaho, hindi po tayo mawawalan. Okay? Kaya dito po sa IMG, ito yung isa sa mga itinuturo natin, yung X-curve concept. Ito po yung dalawang linya sa buhay natin. Ito yung fundamentals of financial planning na sinasabi na dapat i-prepare natin sa ating buhay. Dahil itong unang linya sa buhay natin, ito yung money line. Itong pangalawang linya, responsibility line. Sinasabi lang po dito, habang tayo po ay bata pa, di ba wala pa tayong savings, maliit pa yung ating savings. Pero napakalaki ng ating responsibility. So, tinuturo daw ah. Na dapat habang tayo po ay tumatanda, tumataas yung ating savings at yung ating responsibilities ay bumababa, lumiliit. Bakit ba mataas ang responsibilities natin? Okay, bakit mataas yung ating responsibility? Dahil po sa basic needs. Pinoprovide natin yung basic needs sa ating family. Diba? We provide food, shelter, and clothing, lalo na po pagdating sa health. Diba? At yung mga may hilig pumunta sa London, bata pa lang, no? London, isa yan sa mga responsibilities natin, no? Pinoprovide natin ito through our active income. Kaya tayo nag-abroad, kaya tayo nagtatrabaho ngayon is because we work hard for the money and we provide the business needs sa ating family. Pakiusap lang po, baka pwede po ipamute muna natin. Okay? Pwede pong pamute Ma'am Janet Vendiola. Salamat po. Paki-mute lang po natin para po hindi. Sorry. Okay lang po. Yan. So, kaya po tayo nag-work, we work hard for the money. Okay? So, darating din yung panahon na ang trabaho natin tutigil. Kaya dapat ma-build natin itong passive income. Why? Ito yung money working for us para paghinto natin sa trabaho natin. Meron pa rin tayong maipoprovide sa ating sarili. Kasi nga, pagtanda natin, kakain pa rin tayo, wala na tayong trabaho, pero yung responsibilities, tuloy-tuloy pa rin. Nakgets nyo po, di ba? Kasi paghinto natin, malakas pa tayo, di ba? 70 years old, pero kailangan pa natin kumain, wala na tayong trabaho dito. Lalo na po itong concern natin, itong responsibilities, yung health natin. Dapat meron tayong maipangtustos para po dito sa ating responsibility na tinatawag nating health issues, eh matugunan po natin. Okay? At tandaan natin sa buhay po natin, may dalawang if. Ano po yung dalawang if sa life natin? What if we die too soon? Eto ang matindi dyan. What if we live too long? Ano yung gusto natin, mga kaibigan? Mamimili tayo. So, siyempre, gusto natin lahat. Brother, we want to live long. Okay, that's good. Pero what if hindi natin alam ang mga mangyayari sa atin? What if we die too soon? For example, ako po, what if I die too soon? Tatlo po ang anak ko, nag-aaral pa yun. Diba? Ano yung income replacement? O ano yung maiiwan ko sa pamilya ko? Ako yung nagtatrabaho, ako yung kumakayod. At pumanaw, at nag-trip to heaven ako ng maaga. Para hindi sila luhaan, naiiwan ko, yung pamilya ko, dapat may income replacement. Dahil ako yung gumagawa ng active income, nandirito pa lang yung aking pagbibuild ng wealth, hindi pa tumataas. Nag-trip to heaven ako ng maaga, dapat po merong tinatawag na instant money akong maiiwan or protection. Ito yung protection para sa aking family. Para pag ako, 10 feet below the ground, may para pa rin nagtatrabaho sa family ko. Ito yung income replacement o yung insurance. Ito yung protection para hindi sila kawawa. Ngayon, what if I live too long, Brother Eugene? Hindi ako mamatay-matay. O, may solusyon din po dyan. Ano po yung solusyon dyan? Siyempre, kung ikaw 61 years old, wala ka ng trabaho, di ba? Yung pamilya mo o yung mga anak mo, may pamilya na, ikaw na lang ang maiiwan o kayong dalawang mag-asawa, kayo na lang ang maiiwan. So, dapat, kung wala na kayong trabaho, magkaroon din tayo ng protection sa sarili natin para hindi tayo aasa sa ating mga anak. O ito yung tinatawag na investment. Ayan. Brother Ewing, para lang sa mga mayaman yan? Yes, para sa mga mayaman yan. At tayo, we can achieve our financial goals kung susundin lang natin itong X-curve. So habang tayo ay maliit pa yung income, pagandaan natin. At madali pong pagandaan ito. Dahil meron tayong tinatawag na platform. And dito sa IMG, magagawa natin ito, lalo na itong investment,
magagawa natin na itong living on interest na kahit ikaw o kayong dalawang mag-asawa natutulog, merong income na pumapasok sa iyo dahil nga meron kang passive income. Ito yung money working for you. Okay po? Yan. So, ngayon po, ang ginagawa natin dito sa IMG, at ito yung nagustuhan ko, yung maibuild natin yung strong financial foundation. Dapat, sa pagtatayo natin ng bahay, di ba, inuuna natin yung foundation, yung pundasyon. So, ako, as an architect by profession, huhukay muna tayo, maghuhukay muna para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon. Ganon din po pala sa pagtatayo ng financial house. Like building a house, we should build from the ground up. Mula sa ilalim, pataas dapat. Okay? Wala naman taong nagtayo ng bahay, inuna bubong. Eh madalas ang ginagawa ng mga OFW, yung mga malalakas na o magaganda na yung kita, inuuna nila investment. Pero pag nagkasakit, walang healthcare, anong gagawin sa investment? Dahil ito yung inuna nila. Inuna nila yung pinakabubong ng financial house. Mahina ang pundasyon. Kasi bubong pa lang yung tinatayo nila. So dapat po, unahin natin o i-prioritize natin yung pinaka-base, yung healthcare mga kaibigan. Kaya nga, kung tatanungin ko kayo mamaya pag nagkaroon ng financial check-up, ano po ang meron kayong healthcare? Meron ba kayong healthcare sa office ninyo? Di, siyempre, lahat sagot meron. Lahat tayo may healthcare, di ba? Kasi nga, importante na merong healthcare tayo sa kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Okay? So, ito yung strategy number one na pag-uusapan natin based on the secret of saving and building your future book. Unahin natin, di ba, magkaroon yung tinatawag nating healthcare. Patibayin natin yung ating financial house. Ito yung strategy. We have to choose. We should choose the right healthcare. Ano po itong right healthcare na sinasabi? Masasabi natin na maganda ang healthcare na kukunin natin para ma-build natin yung ating solid financial foundation, eh dapat yung healthcare na kinuha natin merong short-term healthcare. Ano yung short-term healthcare? Di ba pag sinabing short-term healthcare, ikaw employed ka sa kumpanya ngayon. Let's say si Miss Rose. Miss Rose, ikaw nasa kumpanya, nagtatrabaho. Meron kayong healthcare. Pag ikaw nag-resign na, hindi mo na magagamit yan kasi short-term lang yan. So, ang magandang kukunin dapat natin na healthcare, wala man tayong work o may work man tayo, dapat meron tayong healthcare. Nagagamit pa rin natin pampa-check up. Okay? Habang bata pa tayo, malakas pa tayo, meron tayong short-term healthcare. Pangalawa, dapat merong long-term healthcare. Let's say, sa pinagtatrabuhan ni Miss Rose, merong short-term healthcare. Pagdating niya ng 61, wala nang healthcare. Retired na siya. Diba? So, yung 61 years old niya, and above, anong healthcare na gagamitin niya? Wala siyang long-term healthcare. Yun yung sinasabi nating long-term healthcare. At dapat, meron tayong healthcare na kukunin, hindi lang siya merong short-term, meron din siyang tinatawag na long-term healthcare. Na kahit wala ka ng trabaho, 61 years old pataas, nagagawa mo pa rin ng kumonsulta sa doktor o may, if something happen, di ba? Eh, meron kang magagamit na pang-hospital. O, hindi ka aasa sa iyong mga mahal sa buhay kasi meron kang long-term healthcare. O halimbawa, di ba, si Ma'am Glenda, okay, walang nangyari short-term or long-term. Hindi niya nagamit itong dalawang klase ng healthcare na ito. Pero if something happened, no, eh at least may maiiwan ang family. Okay, malusog ka, hindi mo nagamit, but if something happened, merong life insurance na mapupunta sa pamilya. Pero pinag-uusapan po natin, mga kaibigan, good healthcare. Ha? This is the final test of a good healthcare. May short-term na, may long-term na, hindi man nagamit itong mga to. At least, if something happened, nag-trip to heaven ng maaga, yung breadwinner, merong term or life insurance na maiiwan sa family. Pero ito rin yung maganda na healthcare. Dapat, hindi lang tatlong meron na ito. Dapat, meron din siyang retirement plan or retirement fund, savings and investment. O, let's say, o, si Ma'am Rose, walang nangyari sa kanya. Nagkaedad siya, tumanda siya. At least, meron siyang savings and investment pag-retire niya. Okay? Wala man siya sa kumpanya, meron siyang mahuhugot, meron siyang dudukutin pagdating ng kanyang retirement.
So this is the final test of a good healthcare. Short term, long term healthcare na rin, life insurance na rin, and investment na rin. O ito yung sinasabi nating ipon na walang tapon. At dito sa company natin, sa IMG, meron tayong solution para magkaroon tayo ng ganitong good healthcare. So ito yung savings program natin, mamaya pag-uusapan natin, itong 7 years savings program. At ito yung sinasabi nating healthcare, term insurance, investment na din. 3-in-1 or 4-in-1. Actually, ang tawag ko dito, 4-in-1. Healthcare, term insurance na rin siya, emergency fund na din siya, and investment na din siya. Bakit po? Kasi itong 7 years savings program, for 7 years, mag-i-invest ang tao. Meron siyang magagamit na healthcare. For 7 years, yung hospitalization coverage, plus room and board, annual physical exam for free, and dental check-up for free. Yan. Kaya healthcare siya. Diba? Nagagamit natin siya. Ito yung kahit na walang anong trabaho, yung healthcare na kinuha mo, magagamit mo siya for short term. Short term, magagamit mo siya. Okay? Bakit tinatawag din siyang term insurance? Kasi within 7 years na nagbabayad ka, no? Third year, may nangyari. No? May nangyari. Na-aksidente o let's say, pumanaw. So yung healthcare niya, meron siyang makukuha o may makukuha yung family niya ng term insurance or instant money, sinasabi nga natin. Diba? Nakalagay rito, if something happened sa third year, nagbabayad siya, waiver of installment, no? Due to death, no? Ibig sabihin, sa third year, may nangyari, waive po yan. Automatic, bayad yan. Hindi na yan babayaran o wala, hindi na mag-i-invest ang beneficiaries para lang makompleto yung 7 years. Sa third year na may nangyari, meron na pong term insurance na makukuha ang family. Okay? At term insurance din siya. Bakit? Kasi nga, kahit tapos na mag-invest sa 7th year, yung 8th year, hindi na po nag-i-invest dahil 7 years savings program lang ito eh. Sa 8th year, sa 9th year, sa 10th year, hindi na siya nagbabayad, hindi na siya nag-i-invest. Pero if something happen, cover pa rin siya ng term insurance. Ito yung kagandahan po na ito. At ang maganda po rito, investment na rin siya. Bakit po investment na rin? Kasi from 8th to 20th year, ha, kumikita na po yung hinulog niya o in-invest niya from first year to 7th year. Nag-ipon na walang tapon. Di ba? May investment na siya. At ang nai-invest, at dahil tayo nga ay nag-ipon, nag-invest for 7 years, yung pera natin dito na inipon for 7 years, na-invest na po yan sa investment. O yung sa Soltivo funds or sa mutual fund na tinatawag. Mamaya po, maririnig niyo po ito kung ano po yung investment side o yung mutual fund investment vehicle. Napakaganda po nito. Kung meron tayong pagkakataon, magagamit natin itong napakagandang healthcare para ma-build natin yung ating solid financial foundation. So, ang answer sa term insurance, ang answer, if we die too soon, no, 7th year pa lang, o let's say 3rd year pa lang, may nangyari na, this is the answer if we die too soon, term insurance. So, ang answer naman natin, o ang katugunan, if we live too long, savings and investment. Okay? Meron tayong investment. Ipon na walang tapon, di po ba? So, pangalawa po, para po ma-build natin yung ating solid financial foundation o financial house, meron tayong tinatawag dapat after ng healthcare, yung protection. Ano ba itong protection? Ito yung strategy na dapat natin malaman, yung protection o life insurance. Kailangan maunawaan natin, bakit ba kailangan merong term or life insurance ang tao? Kasi nga, madalas, tayo mga tao, di ba, kumukuha tayo ng mga assets o liabilities, o may bahay, dapat may non-life insurance. Kukuha tayo ng kotse, dapat may non-life insurance. Kukuha tayo ng motor, dapat may life, non-life insurance. Pero ang nakakatawa, nakakalungkot, tayo mga may-ari mismo, walang life insurance. Can you imagine? Sino bang mas mahalaga sa pamilya natin? Yung kotse, yung bahay, o tayo? Diba? So, kailangan po natin, kung meron mga protection, ang ating mga kotse, ang ating mga bahay, diba?
kung mayroong mga protection yan or term insurance or non-life insurance, mas higit na tayo mismo na breadwinner ang magkaroon ng protection para sa family natin at para din sa mga ari-arian natin. Kasi if something happened to me, let's say itong maskuladong ito, ako ito, di ba? Ako yung may-ari ng lahat ng yan. So, kung ako ipapanaw, may maiiwan sa family ko, hindi lang itong mga ari-arian. May instant money na maiiwan sa aking mga anak para may pagpatuloy nila yung kanilang education. Mapoprotektahan yung kanilang education. At para maiwan, may maiwan sa aking pamilya yung pambayad sa mortgage ng aking house and lot. That is one of the purpose ng term insurance. Kaya nga, protection eh. Pinoprotektahan mo ang edukasyon ng iyong mga anak if something happened to you. Pinoprotektahan mo ang debt o yung babayaran nila pag nawala ka. Diba? Meron silang may pambabayad sa kanilang o sa iyong mortgage na iniwan. Nakakalungkot, madalas ang iniiwan ng breadwinner, utang. Kaya nga, di ba, pag gumagulgol, di ba, isama mo na ako! Sasama na ako! Di ba, sabi ng asawang babae, huwag mo akong iwan, isama mo ako. Eh, tinulak. Bakit di ako tinulak? Sabi mo, gusto niya sumama eh. Di ba? Kasi, ang iniwan, utang, kaya ayaw niya nang saluhin yung utang, kaya gusto niya na rin sumama. Di ba? Yun ang nakakalungkot doon. So, pangatlo po, ayan, yung debt management. Yan. Maitayo natin na matibay yung ating financial foundation sa pamamagitan ng pagmamanage ng ating mga utang. Bakit po natin kailangan i-manage yung ating utang? Kasi nga, this debt can turn into disease. Why? Kasi nga po, malusog ka naman, wala ka namang sakit, pero pakiramdam mo para kang may karamdaman. Hindi, balisa ka. Hindi ka makatulog. Di ba? Natatakot ka, baka tumawag sa'yo si Manny. Si Manny Ningil. Baka paggising mo sa umaga, tumawag siya sa telepono o kumatok sa iyo. Si Manny Ningil ang utang, di ba? Sabi rito, it could control your life, diminish your happiness and limit your freedom. You can never be truly free until you are debt free. Yan, dapat po i-manage natin. Let's say ikaw, may mga bad debts or good debts na tinatawag. Kung ikaw uutang para sa business, that's good, okay lang 'yan. Umutang ka dahil nagkasakit yung iyong parents, good debts yan. Pero yung bad debts, yung nakita mo lang yung kumari mo, bumili ng bagong cellphone, ikaw, dalawa na cellphone mo, gusto mo pa bumili ng pangatlo, dalawa lang naman ng tenga mo. Gusto mo pa tatlo cellphone. O bad debts yun. Maling utang yun. So yun ang dapat i-manage natin. Ano? Pang-apat, ayan, emergency fund. Dapat magkaroon tayo ng emergency fund. Sabi rito sa libro, let's build also our emergency fund. Ayan. Ito yun. Sabi dito, ito yung mga unexpected things na mape-prepare natin. Yung pagkawala ng trabaho, tulad ko, loss of job, extended hospitalization, tragic death, di ba? Kumbaga, sabi nga, pag may isinuksok, may maidudukot. Tulad ko po, nangyari sa akin sa UAE. For 8 months, naramdaman ko na po ang pandemic. 2018. 8 months, wala po akong trabaho. But thanks God, by God's grace, through IMG, there's a training ng IMG, I build my emergency fund, 3 to 6 months of total salary. So kahit wala po akong pinadadala sa Pilipinas, may peace of mind po ako. Bakit po? Kasi alam ko po, ang aking pamilya ay hindi nagugutom, kaya hindi po ako nagpapadala, kasi wala akong trabaho eh. But thank God, dahil may emergency fund ako, ito po yung nagagamit sa ng akin mga mahal sa buhay. At buntis pa po yung aking misis that time, 2018. O, yung sa mga mother o sa mga nanay na naririto, may mga anak, di ba? Alam niyo naman, kapag kayo ay nabuntis, o every day halos, o every week, pumupunta kayo sa OB para magpa-check kung okay ba si baby, sa inyong tummy, di ba? So, napaagastos po ang nabuntis, di po ba? So, yun po, awa ng Panginoon, dahil po sa emergency fund, nagawa po talaga ng aking mga mahal sa buhay ang makasurvive kahit hindi po ako nakapagpapadala sa kanila, di ba? So, ayan, ito na yung bubong. Ito, gusto natin lahat to, yung investment. Okay? So, dapat,
meron ding time para makapag-invest. Pero dapat, alam natin yung right way of information. Yung right information para makapag-invest tayo. Para hindi tayo na-scam. Dito sa IMG, pinoprovide din yung right information para hindi tayo ma-scam basta-basta. Okay? At malaman natin yung paano mag-invest. Dapat malaman muna natin dito yung right way of saving. Yung right way of saving. Ito yung strategy number 5. Sabi nga rito, yung wrong saving formula madalas ginagamit po ng karamihan. Pagkuha ng sahod, babawasan yung expenses. Ano matitira? Savings. Paano kapag walang savings? E di nga. Di ba? So, dapat yung correct way of saving o yung correct saving formula ang ginagawa natin. Pagkuha ng sahod, tanggalin yung savings, ang matitira expenses. And the question is, Brother Eugene, magkano isa-save ko? At magkano yung dapat matira sa expenses? Eto na ngayon. One of the secret of the wealthy, eto yon, yung prosperity formula. Ano itong prosperity formula? Ito yung tinatawag nating 10-20-70 rule. Okay? Ito yung 10-20-70 rule na kung saan pag kinuha yung income, 100%, dapat ibabawas dito yung love offering. Or ito yung tinatawag nating tithes. Para ito saan? Ito yung unahin natin na ibigay sa Panginoon, sa ating Diyos. 10% of our income dapat ibinibigay natin sa ating Diyos. Bakit? Kasi ang Panginoon ang siyang nagmulan ng ating hanap buhay. Ang Panginoon ang siyang pinagmulan ng kinabubuhay natin. At isang reason why we are keep on alive, di ba? Baga, bakit malulusog tayo? Dahil sa Panginoon eh. Di ba? So, ang susunod dito, savings. Ito na yung sahod natin sa sarili natin. Huwag mong kalimutan na pasahurin yung sarili mo. 20% is for you. Para sa iyo ito. 20%, ito yung savings mo. Then 20%, or I mean, yung expenses and lifestyle, dapat ito yung 70% na maiiwan sa mga gastusin mo. Pambayad ng Meralco, pangpanood nyo ng mag-asawa, yan, Chris Galorio, yan, yung kayong mag-couple, dito nyo kunin nyo yung pampanood ng sine, ayan, pag malapit na ngayon, pwede naman ng sine, di ba? So, dito nyo kukunin yung inyong lifestyle, yung mga gastusin. At itong 20%, ito biblical po ito, at itong 10%, ito po ay biblical, di po ba? Itong savings, itong 20% na ito, ito yung i-invest natin. Bakit po? Dahil darating ang araw, pag tumigil tayo sa pagtatrabaho, itong savings na in-invest natin ang magtatrabaho sa atin. Ito yung pera na 20% na kung saan ito yung magtatrabaho pagdating ng panahon. Kapag tayo iminto na sa trabaho. Ngayon, ang question, Brother Eugene, nagtatrabaho pa lang pera. Paano magtrabaho ang pera? Ito ang question. Ito yung napakagandang dapat information na malaman natin. Para makaiwas tayo sa scam. Through compounding interest and by the use of this rule of 72 formula, malalaman natin how money will work for us. Sabi ni Albert Einstein, kung i-research niyo po, itong compounding interest is one of the greatest invention to create amassing of wealth, no? Greatest man's invention para ma-determine natin na ang pera ay pwedeng magtrabaho at kailan siya magtatrabaho, kailan siya dodoble. Okay? By the use of this formula, 72 divided by the annual interest rate, ang sagot po niyan, ito yung taon na dodoble ang pera mo. Okay? Ano ba si Ma'am Maricel? Ma'am Maricel, oh, kung 30 years old ka, naglagay ka ng pera mo, 10,000 pesos, no? Sa 1%, 72 divided by 1. Oh, kailan kikita o kailan dodoble ang pera mo? 72 years. So 30 plus 72 years. Kung buhay ka pa, Maricel, congratulations, you will get your 20,000 pesos. Dodoble pera mo eh. After 72 years. Kasi 1% lang yung interest rate. So, halimbawa, dito tayo sa tatlong scenario. O, si Ma'am Maricel nag-invest dito sa
4% compounding interest. Kailan dodoble ang pera ni Ma'am Maricel? Gamitan ng rule of 72. 72 divided by 4 equals 18. So every 18 years, dumodoble pera mo, Ma'am Maricel. Paano kung ang pera mo ay ininvest mo naman sa 8%? Money doubles every 9 years. Bakit? 72 divided by 8 equals 9. Kaya dumodoble sa 9 years. So let's say 29 years old ka, Ma'am Maricel, yung 100,000 mo, dumodoble sa every 9 years. Kung pera mo dito, ngayon 29 years old ka, dito sa 4%, dumodoble sa every 18 years pa, napakatagal. Diba? Eh ang bangko, siyempre para kumita, i-introduce niya itong interest. O, sinabi kay Ma'am Janet, Ma'am Janet, invest niyo po yung pera niyo at your age 29, yung 100,000 niyo, magiging 400,000 when you reach 65. Okay. So, ang ginawa ni Ma'am Janet, in-invest niya yung pera niya sa 4% compounding interest. Sa bangkong alam niya. Pero itong bangko, para kumita rin sila, hahanap sila ng mas mataas na interest rate. Ano yung ginagawa ng bangko sa pera natin? Di ba? Nire-reinvest din, pinauutang, pinapaikot, para sila rin ay magkaroon ng kita. Okay? Dahil alam nila yung right way of information, yung 100,000 na ibinigay ni Ma'am Janet, i-invest nila sa mas mataas na interest rate. Dito sa 12%. Kung 12%, nakahanap sila ng investment vehicle, dodoble pala ang pera ni Ma'am Janet every 6 years lang. Dumodoble na ang pera ni Ma'am Janet every 6 years. Di ba? Kaya yung pera dito ni Ma'am Janet, dodoble sa every 6 years kasi 72 divided by 12 equals 6. So at age 29, no? Yung pera niyang 100,000, dumoble na pagdating ng 35 years old. So every 6 years lang. So ang usapan nila ni Ma'am Janet sa anong bangko, 400,000, right? Pero ito na pala yung kinita ng pera ni Ma'am Janet, 65 years old, 6.4 million. Pero nung usapan, Ma'am, 400,000 makukuha nyo at day 65. So yung 400,000 dito ni Ma'am Janet, ibinigay sa kanya. Ito yung usapan nila. Question, magkano na iwan dito sa kanila yung pera ni Ma'am Janet? 6 million. Kaya ganun katataas ang building nila sa Ortigas, sa Makati. Why? Because they know the right information. Hindi tayo na-scam ha, ng bangko. Bakit ganun kalaki ang kinita nila sa pera natin? They know the right information. They know how money works. Kaya tayo sa IMG, hindi naman tayo pagbabawalan na mag-save sa bangko. Ituturo din sa atin na IMG para tayo ay makapag-invest din tulad ng ginagawa ng mga bankers. Okay? Isa sa mga sekreto ng mga mayaman, ng mga bankers, eto, yung pag-i-invest sa mutual fund. Bakit? Sa pag-invest natin sa mutual fund, merong ownership, may number of shares, and long term ang pag-i-invest natin sa mutual fund. Kung kilala nyo po ito, itong mga ito, sila Jollibee, SM, yan. Pag tayo gumagastos dito, no, we let our money work for us once we become an investor in mutual fund. Okay? Would you like to be partners of these companies? Ano sagot? Siyempre, yes. Oo naman, Brother Eugene. O kahit ikaw natutulog pero meron kang ini-invest dito sa mutual fund, kumikita rin yung pera mo. Okay, dito na pupunta yung ating ini-invest sa mutual fund sa mga kumpanyang ito. Okay, so may training po para rito. We encourage you na maka-attend po kayo. Now, which situation you are right now? Are you in letter A or letter B? So, sino yung letter A? No healthcare. Walang protection. Maraming utang. Walang emergency fund. Wala rin investment. Diba? So, napakahina ang iyong financial foundation o yung financial house mo. Diba? Or, sino rito ang nakapag-build na ng right financial foundation? Itong letter B. So, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Kung sa tingin ninyo, ay narito po kayo sa letter A, we can help you to build a strong financial foundation. Sa papaanong paraan? Sa tulong po namin ng mga IMG missionaries,
kayo pong nakikinig lahat ngayon, meron po tayong partner o ka-tie-up na product. Ito yung tinatawag nating 3 or 4-in-1 na product, Kaiser Healthcare. Meron ka ng healthcare, may protection ka na, magagawa mo na magkaroon ng emergency fund and investments. Okay? Yan. So, dito sa IMG, tinatawag natin tong total financial solution. Lahat ng problem natin, pagdating sa finances, IMG will give the solutions. At isa sa mga solutions na ipoprovide ni IMG, yung education. They will provide the knowledge at tuturuan tayo. Kapag natuto na tayo, na-educate tayo, ituturo sa atin how to execute. Hindi lang po tayo magiging seminarista na kapag tapos nakinig sa seminar, hindi ginagawa, hindi sinasabuhay. Kaya tawag doon seminariste. Attendang ng attend ng seminar. Di ba? So dapat matuto tayong mag-execute by the help of International Marketing Group. At ang maganda pa po rito mga kaibigan, pag ine-execute natin sa sarili natin, ito na yung mission na gagawin natin. We will share sa ating family yung ginagawa natin sa IMG, how to execute it. Sineshare natin. Once na isineshare natin yung ating ginagawa, nagkakaroon tayo ng tinatawag na business opportunity. Dito po pumapasok yung pagiging entrepreneur. Isinabuhay mo, kaya itong IMG, ang tawag natin dito, ikaw mismo gagawa, IMG. Ikaw mismo gagawa ng mga natutunan mo sa IMG, ine-execute mo siya at ituturo natin. Pag tinuro natin sa iba, itong mission na ito, doon papasok yung entrepreneurship. Nakatulong na tayo sa ating kapwa. Kumita pa tayo. Gusto niyo ba yung ganung business? Saan kayo makakita ng negosyo o kumpanya na tumutulong tayo sa tao, kumikita rin tayo. Tumutulong tayo na ma-build yung solid financial foundation. Natulungan na tayo mismo na i-share natin at natutulungan din mag-increase yung ating income. Meron tayong income, may negosyo, merong pumapasok na extra income. Kapag naging entrepreneur tayo dito sa IMG. Kasi nga, we have the best business opportunity here in IMG. So, ngayon po, ito na po yun. Tinatawag natin membership or licensing options. No? Mamimili kayo. Pero I encourage to go sa second option. So, ang first option, kung gusto nyo ang IMG mission, nakapag-aral kayo, na-educate kayo, gagawin nyo lang, magjo-join kayo, 6,000 pesos ang one-time membership fee. Magkakaroon ka ng access sa lahat ng mga benefits na makikita po ninyo mamaya na napakadami. Then, meron kayong free memorial life. Pero nag-member ka lang, meron ng 6,000 pesos. Ito na yung balik sa'yo. 50,000 memorial life, meron ka ng free 100,000 accidental death, at dahil nga meron ka mga benefits na sa almost 500,000 ang balik po sa atin. Nag-member lang po tayo, one-time payment na 6,000 pesos. Meron na tayong mga tinatawag na membership benefits na makukuha dito po sa IMG. At syempre, napaka-importante itong financial education. Kailangan matuto po tayo, i-handle ang ating finances, ma-build yung ating solid financial foundation, at meron pa tayong mga various discount. Ito ngayon po maganda mga kaibigan, itong pangalawang option. Yung pag-i-invest natin o pag-member natin ng 6,000 pesos, dadagdagan lang po natin ng savings program para ma-build natin yung solid financial foundation, we will get or we will own a savings program plus i-share natin sa ating family at merong earnings. Meron po tayong income. So, ito po yung masasabi nating capital na magagamit. Pero depende pa po ito sa plan. Pwede pa po itong bumaba, itong 12,382, depende sa age nyo, pwede pa po kayong makamura. Diba? So, magkakaroon tayo ng access sa benefits plus accreditation at meron kang nasa 500,000 memorial life for free, 1,000 o 1 million accidental death, may online mutual fund account ka dito rin sa 6,000, pero maganda po rito, mas malaki po ang opportunity na makapag-invest ka sa mutual fund, di ba? Online,
di ba? And financial education also, yan ang napaka-importante. Various discounts, makakuha tayo. At itong Kaiser 4-in-1 package, ito yung kukunin nating 4-in-1 package para po ma-share natin sa iba yung ginagawa natin sa ating financial foundation. Ituturo po natin, i-share po natin. And you become financial broker dito sa IMG. Okay? Ngayon, may mga top membership benefits. Ito po yun. Kaya ikaw ay nagbayad ng 6,000 pesos or yung option 2, ginawa mo yung 6,000 pesos, dinagdagan mo lang ng savings program, kaya naging 12,000 make it, meron kang top membership benefits. Okay? Yan. Makikita nyo po yan sa link na ibibigay namin sa inyo. So, yung mga IMG benefits po natin na makukuha, marireceive once we become an IMG member, makikita nyo po yan dito sa ating IMG portal. Isa sa mga IMG benefits natin ay magkakaroon tayo ng IMG portal kung saan makikita ninyo ano ba yung napala natin sa pagsali natin sa IMG. Yung evidence, makikita nyo po dito sa IMG portal natin. So, magkakaroon kayo ng access, username, and password dito po sa IMG portal at makikita nyo po na nakalagay po dito yung mga one of the major benefits po dito sa IMG na makukuha natin. Yan, magkakaroon tayo ng account sa Soldivo online, makikita natin agad-agad yung shares natin once we become an IMG member. Yung nabasa nyo kanina, di ba, once we become an IMG member, automatic po yung 1,000 pesos sa ating membership fee, mapupunta po yun sa Soldivo Mutual Fund. Yan, ayan. Kaya yan, magkakaroon kayo ng automatic ng shares. Makikita nyo kagad yan. Yan, tas narito po lahat yan, makikita nyo. No? Kaya dito po sa IMG, ito yung tinatawag nating New World Possibilities. Bakit po? Kasi nga po, dahil focus tayo sa education, get educated on all aspects of personal finance. No? Magkakaroon tayo ng education para ma-handle natin na maayos yung ating finances and magkakaroon tayo ng access sa mga hundreds of financial products and services sa mga ka-tie-up po ni IMG at meron tayong training para magkaroon tayo ng knowledge and wisdom ma-manage natin yung ating kaperahan. Okay? At there is earning by sharing the know-how with associates in the fast-growing industry. Habang sineshare natin, yung natutunan natin, yung ginagawa natin, meron pong income or earnings. So here in IMG, you can do it yourself na po ito. Ikaw mismo gagawa. Sabi nga natin, IMG. Ikaw mismo gagawa. You don't need to hire some financial experts para ma-manage yung finances mo. Ikaw mismo gagawin mo na. Kayang-kaya mo nang gawin dahil sa sineshare at tinuturo ni IMG. At dito, may experience nga natin, habang tayo ay natututo, kumikita pa po tayo dito sa financial industry. Okay? So, ano pong dapat natin gawin? Time to take action. Meron po tayong financial check-up na partial. So, sa mga nag-invite sa inyo, pwede yun ang mag-financial check-up sa inyo and become an IMG member. Enjoy the amazing benefits and start earning. Tuturuan po namin kayo, tutulungan namin kayo para magkaroon kayo ng extra income habang nagtatrabaho po kayo dyan. Kami po, yung mga partners ninyo, si Coach Sheng, si Coach Elsa, magtuturo po sa inyo at magiging partner nyo para po magkaroon kayo ng earnings, magawa natin yung IMG mission of helping Filipino families, commission will follow also. Okay? At start building a solid financial foundation and you can start your way sa financial freedom. Okay? So ngayon, bigyan ko kayo ng idea how to do a financial check-up. Ito lang yung gagawin sa atin. Ano? Let's say, sabi nga natin, ginagawa natin, tinuturo natin na ma-build yung ating financial house. Magkaroon tayo ng strong financial foundation. Pagdating sa healthcare, meron po ba kayong healthcare? Not less than 500,000? 1 million ba yan? 2 million or 3 million? So sa protection, ang sinasabi natin, 10 times annual income. Magkano ba dapat protection natin? 10 times annual income. Dapat yung debt natin, ma-manage natin, unti-unti maging zero debts tayo. Tumuturo ito dito sa IMG. At magkaroon tayo ng emergency fund, magkano ba yon? Dapat 3 to 6 months
times 3 to 6 months dapat maipon natin yung ating monthly income, 3 to 6 times of monthly salary maiprovide natin. At yung tinatawag nating investment. Magkano ba investment dapat meron tayo? Masasabi natin na meron na tayong investment at pwede na tayong mag-retire kung yung ating ipon sa investment ay equivalent sa annual income times 20. So yun po, pwede nyo pong ma-calculate, no, by the help of our coaches, no, pag nagkaroon kayo ng financial check-up. At dito sabi nga natin, financial independence is a decision, not a dream. I hope and we pray na the moment na marinig ninyo itong building your future, itong 5 simple strategies, I pray and we will help you na makapag-decide na po kayo, okay, na magkaroon o mag-start ang journey nyo sa financial independence. Dahil sabi nga, most people don't plan to fail. They just fail to plan. Walang tao na nagplano na mag-fail sa buhay. Bakit kadalasan nagpe-fail? Nalilimutan magplano. Okay? So, only I can change my life. No one can do it for me. Yes, tayo lang po ang makapagpapabago sa sarili natin. Sabi nga natin, ang future natin, di dapat natin depende. Lalo na sa mga mananalong presidente, vice-presidente ng ating bansa. Hindi natin pwedeng iasa sa kanila. Nasa ating mga kamay ang ating future, ang pagbabago sa ating buhay, lalo na po sa buhay financial. Okay? At kung malalaman lang natin, ito nga, itong napakagandang plano ng Diyos na inihanda sa atin. Dito sa Jeremiah 29:11, alam ng lahat ng ito, no? No? Sabi nga rito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So, hindi nakadepende ang future natin sa mga kumakandidatong presidente. Kung sino man ang manalo dyan, maganda pa rin ang plano ng Diyos sa ating buhay. At dapat lamang po, kumilos po tayo. Nasa ating mga kamay upang makamtan po natin yung magandang planong ito ng ating Diyos sa ating buhay. Okay? So, marami pong salamat sa inyong pakikinig. At God bless us all and count your blessings po.